Bago tayo magsimula mga kaninuno, shoutout muna para sa mga nag-renew ng kanilang membership dito sa YouTube channel. Shoutout at happy birthday para kay Vanye CG Channel, admin yan ng page ng Ang Ninuno. Maraming salamat admin at enjoy your day. Shoutout din para kay Leticia Burgos, Conchita Alberto, Nia Park, Teen Gapi, Dori Solis, Beng Kanagir, Nikki Munsato, Jasper Raid Stories, DJR Iguilos, at kay Celestial Josel. Maraming salamat mga kaninuno sa solidong suporta sa channel. Yan lamang. Simulan na natin ang kwento. Magandang gabi, Ninuno. Magbabahagi lang sana ako ng kwento. Ang kwentong ito ay naganap sa aking dalawang pinsan. Ngunit para sa ikakaganda ng pagsasalaysay, ikikwento ko siya sa pamamagitan ng third point of view. Wala akong idadagdag sa istorya. Ikikwento ko lang siya ng naaayon sa kagustuhan ko. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Leslie. Ang kwentong ito ay tungkol sa kulam at pag-aalay ng mangkukulam sa inosente kong pinsan tungo sa masamang demonyo. Para sa kaalaman ng lahat, ang mga gumagamit ng itim na mahika, kinakailangan nilang mag-alay ng kaluluwa sa isang demonyo bilang kabayaran sa ibinigay na lakas sa kanila. Simulan na natin ang kwento. Nadidinig na naman ni Donna ang ingay na nanggagaling sa sulok. Kinikilabutan na naman siya. Tila ba hindi siya papatahimikin ng kung sino mang nilalang. Mabilis na nagtungo si Donna sa kanyang kwarto. Dali-dali siyang nagtakip ng kumot. Gayunpaman, palakas pa din ng palakas ang ingay na nagmumula sa paligid. Tigilan mo na ako! Kung sino ka man, huwag mo na akong guluhin! Wala naman akong ginawang masama sa iyo eh! Wika ni Donna habang nanginginig sa takot. Tumayo siya't isinara ang pintuan ng silid at saka bumalik sa kanyang kama. Pero may narinig siyang boses ng matandang babae. Donna! Donna! Malapit nang dumating yung bisita mo. Yung panibagong nagmamay-ari sa'yo. Ang boses na ito ang palaging nadidinig ni Donna. Ngunit hindi nagpapaliwanag sa kanya kung bakit siya naroon at ano ang kanyang nagawang kasalanan. Labis na naguguluhan si Donna. Hindi niya alam kung ilang araw na siyang naroon sa bahay. At hindi niya din alam kung bakit siya nakakulong doon. Muling bumangon si Donna. Patakbo niyang tinungo ang pintuan palabas ng bahay. Pero pagbukas niya, bigla siyang napahinto. Nagbago ang itsura ng buong paligid. Nakakalula. Para bang sobrang taas ng pwesto niya. Natatakot si Donna na tumalon. Kasi baka ikamatay niya. Ilang beses niya nang sinubukang lumabas ng bahay. Pero palagi siyang umaatras dahil sa takot na mamatay. Ilang sandali pa ang lumipas.
may napansin si Donna na lumulutang sa kanyang harapan. Nakakatakot ang itsura nung nilalang. Merong sungay, matipunong lalaki, kulay pula ang mata, at naglalagablab ang buong katawan. Demonyo! Demonyo! Biglang naglaho yung demonyo sa harapan niya. Ang buong akala ni Donna wala na. Pero, nasa likuran niya yung demonyo. Donna, hinding-hindi ka makakawala. Pagmamay-ari kita, alipin kita. Humarap si Donna doon sa demonyo. Hindi, hindi totoo yan. Kapag hindi ka umalis, kapag hindi mo ako pinakawalan, tatalon ako dito. Tatalon ako! Kahit malaglag ka dyan, wala rin namang silbi. Maibabalik pa rin kita dito. Wala ka ng takas. Sige ka, mamamatay ako. Mamamatay ako kapag nalaglag ako dito. Mawawala ako ng tuluyan. Ano? Mamamatay ka? Eh, patay ka na eh. Paano ka pang mamamatay? Nanlisik ang mata ni Donna matapos magsalita ng demonyo. Kasabay din nun ang biglang paglaho nung elemento. Tulala si Donna habang dahan-dahang naglalakad. Hanggang sa nariyan na naman ang boses ng matandang babae. Donna, naibigan mo ba yung bagong mundo mo? Lumingalinga si Donna sa buong paligid upang hanapin yung matanda. Sino ka ba talaga? Bakit nyo ginagawa sa akin to? Wala naman akong kasalanan sa inyo ah! Paulit-ulit na sinampal ni Donna ang kanyang pisngi sa pag-aakalang panaginip lang ang lahat. Kumising ka oh! Kumising ka, nananaginip lang ako, di ba? Hindi totoo to. Makakabalik ako sa totoo kong mundo, di ba? Gumising ka! Iya, itigil mo na yan. Hindi ka nananaginip. Nasa realidad ka. Ito na ang bago mong mundo. Anong sinabi mo? Totoo bang patay na ako? Oo. Patay ka na, Donna. Matagal ka nang patay. Hindi ako naniniwala. Kung talagang patay na ako, ipakita mo nga yung bangkay sa akin. Nagulat si Donna kasi unti-unting nagbago ang kanyang harapan. Nakikita niya ang burol ng isang babae. Ang kanyang katawan ang nasa loob ng ataol. Ang buong pamilya niya ay nasa paligid. Nagluluksa sa kanyang kamatayan. Hindi. Hindi totoo yan. Buhay pa ako eh. Nay! Tay! Andito po ako! Kahit anong sigaw ni Donna, walang nakakarinig sa kanya. Ayan, iha. Alam mo na ang katotohanan. Pumayag na kasi yung bagong nagmamay-ari sa'yo. Naipaalam ko ang katotohanan. Sa kabilang banda, sa mundo ng realidad, biglang nagmulat ang mata ng kapatid ni Donna, si Luna. Nagtataka siya kasi
Napapaginipan niya ang kanyang ate. Kakaiba ang kinaroroonan ng kanyang kapatid. Ano yun? Si ate? Nakakulong yung kaluluwa niya? Sa demonyo? Wika niya sa kanyang sarili habang tumutulo ang luha sa kanyang mata. Balik tayo sa mundo ni Donna. Pakiusap po, Manang. Kung sino man po kayo, titigil na ako sa pangungulit. Basta bigyan niyo lang po ako ng pagkakataon na lapitan sila. Sige na po! Nakaluhod si Donna habang nakikiusap doon sa matanda. Dahan-dahang nagbago ang buong kapaligiran. Lumitaw sa harapan niya ang kanyang magiging libingan. Kasalukuyang ibinababa ang kanyang kabaong sa ilalim ng lupa. Hindi pa ako patay! Nay! Tay! Buhay pa po ako! Lumapit siya sa kanyang mga magulang. Ilang beses niyang sinubukan na magparamdam sa kanila. Pero wala talaga. Hindi nila nararamdaman ang presensya ni Donna. Inay! Tay! Hindi to po ako! Buhay pa po ako eh! Nakaharap lang ang kanyang mga magulang sa kanyang kabaong. Huwag niyo akong ilibin! Hindi pa ako patay! Nakikiusap ako! Buhay pa ako! Walang nagawa si Donna. Tuluyan na siyang inilibing ng taon na iyon. Balik tayo sa kanyang kapatid na si Luna. Muling nagmulat ang kanyang mga mata. Basang-basa ang kanyang unan dahil sa pawis at luha na kanina pa dumadaloy sa kanyang mga mata. Ate, anong nangyari sa'yo? Wika ni Luna habang sinasariwa ang mga alaala na kasama niya ang kanyang kapatid. Isang taon nang pumanaw ang kanyang ate. Pero binabalikan pa rin siya ng paulit-ulit sa pamamagitan ng pagpaparamdam sa paligid. Labis nang nagtataka si Luna kung bakit pa nagpaparamdam ang kanyang ate. Ayaw niyang nakikita uli ang kanyang kapatid dahil paulit-ulit siyang nasasaktan. Hindi na nakatiis si Luna. Tinungo niya ang puntod ng kapatid at kinausap yon. Ate, bakit mo ko ginugulo? Bakit ka palaging nagpapakita sa akin? Ilang sandali pa ang lumipas. May nakita siyang nabubuong figura ng isang babae. Ang kanyang ate. Galit na galit ito habang nakatitig sa kanya. Kasalanan mo to, Luna. Dahil sa pagiging inggitera mo, kaya ako namatay. Kaya ako nawala. Kaya hawak ng demonyo yung kaluluwa ko. May hawak si Donna na patalim. Mabilis niyang sinaksak ang tiyan ni Luna. Napadaing si Luna habang nagtatalsikan ang kanyang dugo. Tumumba siya habang naghihingalo. Umagos na rin ang kanyang dugo sa sahig. Nang biglang napabangon siya mula sa pagkakatulog, nananaginip pa rin pala si Luna. Nanginginig siya habang naliligo sa sariling pawis. Pakiramdam niya, totoong-totoong pinatay siya ng kapatid niya. Panaginip? Panaginip lang yun? Buong araw hindi pinatahimik ng pag-iisip ng kung ano-ano si Luna.
tila ayaw na rin niyang matulog. Ayaw niyang pumikit, sapagkat palagi niyang nakikita ang ate niya sa panaginip. Kaso nga lang, pagsapit ng dilim, hindi sinasadyang nakatulog si Luna. Muli na naman siyang nanaginip. Kahit saan daw ay sinusundan siya ng kanyang ate. Paulit-ulit siyang sinasaktan. Hindi siya pinapatahimik. Sinasaksak, sinasakal, at kung ano-ano pang pisikal na sakit. Hindi ka na magigising, Luna. Papatayin kita. Isasama kita! Muling nagmulat ng mga mata si Luna. Kasalukuyan siyang ginigising ng kanyang ina. Anak, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ba't paulit-ulit mong binabanggit yung pangalan ng ate mo? Wika ng kanyang ina habang nangingilid ang luha. Hindi nakasagot si Luna sa kanya. Pagputok ng liwanag, inihanda ni Luna ang kanyang sarili. Tumungo siya sa probinsya ng mangkukulam na si Aling Rita. Naabutan niya ang ginang na nagwawalis sa may bakuran. Lumingon ito sandali sa kanya at muling ipinagpatuloy ang pagwawalis. Natatakot man, hindi man kayang bumigkas, napilitan pa rin si Luna. Manang, pwede po ba tayong mag-usap? Sandaling huminto ang ali. Oo naman, basta panibagong customer. Meron ka ba uling ipapakulam? Biglang naluha si Luna. Naalala niya na siya ang sanhi ng kamatayan ng kanyang ate. Oh, eh bakit hindi ka nagsasalita? Kung wala kang ipapakulam, iha, makakaalis ka na. Iniistorbo mo ko. Pinahid ni Luna ang luhang nangingilid sa kanyang pisngi. Samantalang yumuko uli ang matanda upang magpatuloy sa pagwawalis. Manang, yung kapatid ko, anong nangyari sa kanya? Bakit hindi siya matahimik? Dahan-dahang lumingon sa kanya ang matanda. Ano ka mo? Yung kapatid mo, hindi ba't alam mo naman kung ano ang nangyari sa kanya? Ang usapan po natin, kukulamin niyo lang po siya para pumangit, para maging sakitin. Wala tayong usapan na papatayin mo siya. Nako, iha. Huwag ako ang sisihin mo ngayon. Hindi ba't yun naman ang gusto mo? Nais mong mawala ang ate mo para suluhin mo ang lahat ng atensyon ng nanay at tatay mo, pati na rin ang mga tao sa paligid mo. Pero manang, wala po sa usapan natin ang patayin mo siya. Kulam lang. At isa pa, bakit mo binigay yung kaluluwa niya sa demonyo? Nagulat yung mangkukulam sa sinabi ni Luna. Ano ka mo? Demonyo? Paano mo nalaman? Nagmumulto sa akin si ate. Sa panaginip, hindi niya ako tinitigilan eh. Kada natutulog ako, palagi siyang lumalabas. Sinasaktan niya ako. Gusto niya akong patayin. Hindi nakasagot sa kanya yung mangkukulam. Parabang nag-iisip. Pakiusap po, kung hawak man po ng demonyo yung ate ko, baka pwede niyo po siyang pakawalan. Ibalik niyo po siya dito sa mundo. Wala ka bang utak? Hindi ka nag-iisip? Saang katawang lupa ibabalik yung ate mo? Nakalibing na yung katawan niya. Sige na po, magbabayad po ko kahit magkano. Ibalik niya lang po yung ate ko. Umalis ka na dito. At wag na wag ka nang babalik.
Pumasok ang matanda sa kanyang kubo at isinara ang pintuan. Gulong-gulo si Luna sa maaari niyang gawin. Hindi siya tinitigilan ng ate niya. Sa bagay, siya din naman ang may kasalanan ng lahat. Kung hindi lamang siya nagbalak ng masama sa kanyang kapatid, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Nainggit si Luna sa lahat ng katangian ng ate niya. Isang beauty queen sa mga beauty pageant. Maganda at matalino. Hinahangaan. Madaming nanliligaw at sobrang daming atensyon ang nakukuha ng ate niya. Kahit sa kanilang mga magulang, puro ate niya ang usapan. Kahit kailan hindi naranasan ni Luna ang ganung bagay. Kaya niya ipinakulam ang kanyang kapatid upang pumangit at mas mangibabaw siya. Upang maging sakitin at layuan siya ng lahat ng taong lumalapit sa kanya. Kaso nga lang, iba ang nangyari sa kanyang kapatid. Namatay ito. Hindi sumunod sa usapan nila ang mangkukulam na si Rita. Pinatay ang katawang lupa ng kanyang ate sa pamamagitan ng kulam. Ilang araw pa ang lumipas, muling sinugod ni Luna ang mangkukulam. Pero binantaan siya ni Rita. Ibubunyag ang lahat ng sekreto niya sa oras na ipagsabi niya ang lihim. Sa pag-aasam ni Luna kung kaya pang ibalik ang ate niya, nagbayad siya sa ilang kalalakihan. Ipinahukay niya ang libingan nito. Tinignan niya kung kaya pang ibalik doon ang kaluluwa ng ate niya. Pero, imposible. Inuud na ang buong katawan at halos buto na lang ang natira. Walang tigil na pag-iyak ang ginawa ni Luna. Hindi niya na alam kung ano ang pwedeng gawin. Palagi siyang humihingi ng tawad sa kanyang kapatid. Para bang nababaliw na siya. Napansin ng nanay niya nakakaiba na ang kinikilos ni Luna. Paminsan ay sinundan siya ng nanay niya doon sa sementeryo. Nadinig ng nanay niya ang katotohanan mula mismo sa bibig ni Luna. Kahit galit ang kanyang ina, hindi niya nagawang saktan ang anak. Dahil na rin siguro sa kasalukuyan niyang dinaranas. Dulot din ng galit, hindi niya ipinatingin sa doktor si Luna. Hinayaan niyang magdusa ang kanyang anak sa ginawa niyang kasalanan. Isang paraan na lang ang inisip ni Luna. Kanyang papatayin ang mangkukulam. Sa ganong paraan ay mapagbabayad niya ito sa pagpaslang sa kanyang ate. Pinuntahan niya yung bahay ng mangkukulam. Nagulat si Aling Rita dahil sa biglaang pagdating ni Luna. Para bang wala sa sarili. Madungis ang suot at sobrang gulo ng kanyang damit. Oh, anong kailangan mo dito? Binantaan kita na huwag ka nang babalik dito sa lugar. Lumapit ang balisang Luna. Ang matanda naman ay kinutuban. Nakabulsa ang isang kamay ni Luna. Ano sabing kailangan mo eh? Huwag kang papasok dito sa bahay! Inilabas ni Luna ang hawak niya sa bulsa. Isang matalas na kutsilyo. Bigla niyang pinagsasaksak ang matanda. Sumisigaw siya habang isinasagawa yon. Hindi mabilang ang saksak sa katawan ng matanda ng bawian ng buhay. Si Luna ay inaresto ng mga pulis. Ngunit ilang araw lang ang lumipas ay inilipat siya sa mental hospital.
Natuluyan na kasi kung ano-ano ang binabanggit sa loob ng kulungan. Ako ang naging karamay ng kanilang nanay. Palagi ko siyang sinasamahan sa kanyang pinagdaraanan. Si Uncle naman ay bumalik na rin sa ibang bansa upang ipagpatuloy ang pagtatrabaho. Madalas naming bisitahin si Luna. Palagi siyang merong kinakausap na hindi namin nakikita. Kinikwento niya ang lahat ng pangyayari. Isang bagay lang ang kinikilabutan ako sa kanyang kwento. Madalas niyang ituro ang pader. Ang sabi niya, naroon daw ang kaluluwa ng Ate Donna niya. Hindi siya iniiwang mag-isa. Sinasamahan siya palagi. Napatawad na din daw siya ng kanyang kapatid at hinihintay na lang siya sa kabilang mundo. Isang matinding karanasan ang nangyari sa aking mga pinsan. At kahit kailan, hinding-hindi ko ito malilimutan. Ang aking pinsan na inalay sa demonyo. Ayun mga kaninuno, maraming salamat sa pakikinig ng ating istorya. Kaunting opinion ko para sa kwento, naniniwala ako sa sinabi ng sender na nag-aalay ang mga gumagamit ng itim na mahika sa isang demonyo. Paminsan pa nga mga kaninuno, ibinibigay mismo nila ang kanilang kaluluwa kapalit ng lakas. At pagdating ng panahon, sisingilin sila ng demonyo kapalit ng kanilang kaluluwa. Saka napansin ko din sa kwento na to mga kaninuno, iba talaga ang nagagawa ng inggit. Talagang nakakagawa tayo ng mga hindi inaasahang bagay kapag nainggit tayo. Kaya sana mga kaninuno, sa oras na makaramdam tayo ng inggit, lagi nating tignan kung anong meron tayo. Huwag nating ikumpara yung mga bagay na meron yung iba na wala tayo. Kasi sigurado din ako mga kaninuno, na meron ka ding isang bagay na wala sila. Kayo ba mga kaninuno? Anong masasabi nyo sa kwento natin? Paminsan ba, nakaranas na din kayo ng mga taong naiinggit sa inyo? Tapos, kung ano-ano yung sinasabi? Kayo nang balang humusga para sa kwento natin ngayon mga kaninuno. Hanggang sa susunod na kwento. Paalam. Bye!